Maraming bagay sa mundo na hindi maintindihan ng tao ang lagi itinatanong sa siyensya. Mapateknikal man o nararamdaman, magi sa pang-araw-araw na ating buhay ay ating siyang kinakailangan. Ngunit, pati nga ba ang tanong pag-ibig ay kaya niyang masagutan? Kasi mahal, hindi ko inaasahan na ang ating pagkakaibigan na parang zygote lamang ay madedevelop at magiging isang buong pagmamahalan. Iningatan at pinalago natin itong parang halaman. May sapat na dilig at sinag ng araw. Noon, mahal, napakasaya nating dalawa na kahit isang pay lamang ay pwede na. Lagi nating hinahati sa pantay na bilang para walang lamangan sa isa't isa. Ganun kita kamahal-mahal. Ngunit, hindi ko inaasahan na ang dating static nating pagmamahalan ay bigla na lang magbabago at magiging isang kinetic. Ang puso mong dating sa akin lamang nakalaan ay bigla na lang nagbago at naging isang homologous structure. Yung tipong, sa akin nang dati tumitibok, ngayon sa iba na. Alam mo ba, mahal, na parang ako ang electron mo na umiikot sa'yo simula nang mawala ang nucleus ko na walan na rin ng silbi ang buhay ko. Akala ko, kaibigan ko sila neutron at proton. Akala ko lang pala yun. Dati, sa sobrang saya natin ay di ko namamalayan na ang temperatura ay nasa melting point na. Ngunit, di nagtagal, ang sobrang init nating pagmamahalan ay bigla na lang nanlamig. Hanggang umabot sa absolute zero ang temperatura ng pagmamahalan nating dalawa. Sinubukan kong hanapin kung ano bang naging pagkakamali ko. Hindi ko alam kung may problema ba ako sa mata para hindi ko makita malayong bumalik ka pa. Wala naman akong myopia para hindi ko makita na sa iba'y masaya ka. Mahal, hindi ko alam kung may mali ba sa computation ko. Kaya, hayaan mo ako muli na gawin muli ang formula ng pagmamahal para sa'yo. Hayaan mong iad ko ulit ang ikaw at ako. Kasama ang pagmamahal at effort ko. Ngunit bakit ganito? Ngunit bakit ganito? Noong unang iad ko ito ay salitang tayong lumabas sa sagot. Pero bakit ngayon? Kenat bina. Siguro ay minainos mo ang ako sa tayo, kaya ang natira na lang ay kayo. Mahal, alam mo bang ikaw ang nagpatunay na tama ang sinabi ni Sir Isaac Newton? That to every action, there always oppose an equal reaction. Kasi mahal, ako'y di tumahan sa aking pag-iyak, ngunit ikay di lumuluha. Ako'y di nanahimik, ngunit ikay di nagsasalita. Ako'y nanatiling ngunit ikay umalis, mahal. Ako'y kumapit ngunit ikay bumitiw. Ako'y hindi lumayo, pero hindi ka naman lumapit. Ako'y hindi sumuko, pero bakit hindi ka sumugal, mahal? Minahal kita, ngunit bakit di mo ko minahal? Balang araw, pagsisisihan mo na pinakawalan mo ang taong walang ginawa kundi mahalin ka ng totoo. Ano ba, mahal? Na handa kong tiisin lahat ng magiging pagbabago mo. Hinihiling ko lamang ay mahalin mo ako, chemistry. Sa astronomy, susungkitin ko lahat ng bituin na isip mong ibigay ko sa'yo magkaroon ng muli ng ikaw at ako. Kaya sa geology naman ay handa akong hukayin ang pinakamakinang na diamante sa mundo. Makuha ko lamang ang matamis mong oo. Handa akong languhin ang dagat ng hirap, sakit, pangamba. Mapatunayan ko lamang na ikaw lang, wala nang iba. Oceanography. Pero alam kong malabo namang mangyari. Alam kong malabo namang mangyari ang inaasam ko na may balik ang ikaw at ako. Kaya mahal, wala na akong magagawa kung talagang ayaw mo na. Ayoko namang ipilit ang salitang ako sa tayo kung meron namang kayo, hindi ba? Kaya kung may magtatanong sa akin, mahal, kung handa na ba akong magmahal muli, ang isasagot ko'y hindi. Kasi sa physics, natutunan ko, nalaman ko, na mas madaling pag-aralan ng gravity kaysa sa acceleration kasi mas madali tayong mapol kaysa mag-move on. Ngayon alam niyo na, na hindi lahat ng bagay ay kayang masagutan ng siyensya. Dahil ang pagmamahal ay isang persa sa mundo na hindi natin mapipigilan. Ang pag-ibig ay isang karamdaman na kailangan gamitan ng isip, hindi lang puro puso. Maraming kayang ipaliwanag ng siyensya, pero hindi ang nararamdaman ng isang tao. Class dismissed.